Hello guys. Hello sa lahat na nandito. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. Patapos na po ang taong ito. At ang ating pinaglalaban po ay nagpapatuloy. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil binuhos niyo po sa akin ang inyong mga suporta. Hindi niyo man po ako kilala, pero narinig niyo po ang aking mga stories, ang aking mga pahayag, at salamat po sa pagtiwala ninyo. Aasahan po ninyo na hindi ko po kakalimutan ang inyong mga pagtitiwala. At ako po'y mananatili na nakatayo kung saan po ang tama. So, ngayon po, dahil ito ay Pasko, at sa last na video ko, sinabi ko po sa inyo na papangalanan ko po yung iilan sa mga spiritual wives ni Pacquiao. Pero bago ko po i-cover yan, meron po magtatanong sa akin galing sa sa YouTube. Gusto ko lang pong i-discuss. Ang tanong po, yung miracle worker daw po ba ay allowed to get married? So, it seems to me na itong nagtanong sa akin knows what the kingdom language. Kasi itong miracle worker, gamit to ni Lolo Kibbs, ni Disappointed Son. Yung mga workers, mga full-time workers po na pinapadala sa iba't ibang bansa, ang tawag po sa kanila ay miracle workers, kasi aalis po sila sa kanilang pamamahay, i-drop off po sila sa kanilang mga lugar po. Wala po silang dalang kahit maliban sa sometimes yung paper, yung sulat lang. At sometimes din yung mga paninda nila, pero babalik po sila na may dala-dalang resources. So, kaya tinawag po silang mga miracle worker, kasi lahat naman na nangyari sa kaharian ni Disappointed Son ay nanggagaling po sa pawis at hirap ng kanyang mga miracle worker na tinatawag. So, allow daw po ba sila na mag-asawa? Nung time ko po, nung ako po ay nandoon, hindi po allowed. However po, nagbago po yan, naging allowable po yan kung ito po ay nakakatulong sa kanilang gawain. So, kung kayo po ay single, kung sila po ay single, at meron pong halimbawa, merong US citizen or Japanese citizen or any other country na kailangan po nila na mag-stay doon yung kanilang mga miracle worker, ay pinapahintulutan po nila na ito po ay mag-asawa. So, in most cases po, ito po ay sham marriages lamang. Katulad po ng nangyari dito sa US, isa po yung sham marriages sa mga kaso, sa mga kasong ipinatong po sa kanila. At yan po ay totoo sapagkat may mga ebidensya pong nakuha, katulad sa akin po, ako po ay hiningian nila ng mga papers ko upang gamitin po ang aking citizenship dito para makapag-asawa ng kanilang mga ministro. So, totoo po ang akusasyon ng sham marriages. In fact, may mga nakuha po silang evidence na, hindi ko po sasabihin dito yung mga evidence, kasi hindi naman po tayo sa court. Antayin na lang po natin na tayo po ay haharap sa korte. Kasi pag sinabi ko po yung mga evidence dito, magkakaroon po sila ng idea on how to discredit that evidence. So, kaya yan po. At saka may nagtanong din po na si Kibuloy daw po ba ay may anak. Sa pagkakaalam ko po, wala po siyang anak, wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife. However po, marami po siyang spiritual wife. So, wala siyang anak sa pagkakaalam ko, dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. So, tingnan niyo po yan. For example, yung mga pastoral po na andyan pa kasakasama nila. Tingnan niyo po ang mga katawan kung yan po ba ay katawan ng isang dalaga. So, yan lang po. So, hindi ko na i-elaborate kung ano yung mga nangyari. However, ang mga yan po ay pagka sila po ay nabuntis ni Kibuloy, pinapadala po sa ibang bansa upang ipa-abort yung baby. So, yan, nasagot ko na po yung tanong sa mga nagtatanong diyan sa YouTube. At gusto ko lang din pong i-discuss yung
yung sinabi ni ano ni ngayon po ang sinasabi po ni disappointed son dahil siya po ay booking na sa kanyang pag-aari ng sanlibutan kasi wala naman po siyang ano universe ngayon maliban sa Tamayong patpuntang ano Samal, yan na lang man po ang ano niya, ang world niya ngayon. Takot naman po siyang ano pumunta ng Maynila dahil andoon po yung US Embassy. So technically po ang claim niya na siya po ay may-ari ng mundo at may-ari ng universe ay sinampal po sa kanya na hindi po totoo. Ngayon po ang claim na naman niya is he is the owner of souls. So tingnan niyo po yung ano yung pattern ng kanyang ginagawa, he is making an ambiguous claim. Yung mga claim ba na it's open for interpretation, bakit po ganun? Just to create confusion to people's mind. Kasi kung ano po yung ano i-interpret natin sa kanyang mga sinasabi, when it comes to benefiting him, yan po ang ano tatanggapin niya. So sabi niya siya daw po ay owner ng souls. So ngayon po ang tanong, kaninong souls ang pag-aari niya? May kaluluwa niya, hindi nga siya mapagkatiwalaan. Kasi kung ikaw ay mapagkatiwalaan sa kaluluwa mo at sa espiritu mo, gagawin mo ang tama sa lahat ng bagay. You will never do things behind people's eyes and thinking na ano, na pwede yun. Pikit-pikit na lang yung ating mga mata. At kahit ano, kahit criminal, kahit crime, kahit mali, ay tatanggapin natin. So if you are the owner of souls, you should be the number one owner of your soul. And if you are the owner of your soul, then you should be responsible. Because the ownership, it requires responsibility, di ba po? So, ang tanong po dito, kanino kayang ano, soul ang mga pag-aari niya? So, in my interpretation po, dahil ito ay ambiguous claim, ang mga pag-aari po na soul niya, yung mga naniniwala po sa kanya. Kasi if you really think about it, kung kayo po ay naniwala sa kanya, sinusunod niyo po ang kanyang mga sinasabi, you are buying his bullshit, kung yun ang ano, you know, in a real term, in the real world, kayo po ay pag-aari na niya dahil sinusunod niyo na po ang kanyang mga kalooban. Yun po ang requirements nila sa ano, sa amin, na isurrender po ang mga kalooban namin at para po ang kalooban niya ang siya ang aming susundin. So, sa mga sumusunod po sa kanyang kalooban, sa kalooban ni Disappointed Son, technically, yan po ay pag-aari na ni Disappointed Son kasi biruin mo kung ano yung mga sinasabi niya, sinusunod mo kahit hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos o hindi naman ayon sa batas ng mundo, di ba? Sa batas pang tao. Pero sinusunod niyo, it's because sinabi niya. So, technically, you are he owns you. He owns your mind. Okay? At sinabi po niya, nakakatawa to si ano, si Lolo Pibs, kung ano-ano lang talaga ang ano, kiniklaim niya. Sabi niya, ito daw ano, dahil siya po ay na-freeze yung kanyang mga assets, tsaka yung kanyang operations po dito, he cannot operate here in the US freely anymore. So, na-freeze po lahat yan, kaya siya po ay nagalit. At sinabi po niya na, ang US daw po ay magiging Babylon. Kung alam niyo po yung story ng Babylon, once upon a time in history, ang Babylon po ay isa sa pinaka ano, isa sa pinaka mayamang bansa during its time, at ito po ay nabanish sa buong mundo, and until now you cannot find the Babylon anymore. So sabi niya, ito daw po ay mangyayari sa US dahil siya po ay ano sabi niya inapakan daw yung kanyang ano kanyang rights. Yan ang claim niya. Inapakan yung kanyang rights kaya yung US daw po ay magiging Babylon. So ang challenge ko naman po sa kanya ay itong claim na ito hindi po nanggagaling sa kanya. Matagal na pong claim to sa mga ano sa mga churches, sa mga pastors dito like Pastor Heggy from Texas. Matagal na po niyang claim to, but it's still not happening. Ito talaga mga pastor, no, kung ano-ano na lang pumapasok sa kanilang isipan at kiniklaim nila na ano na propeta sila at mangyayari kung ano man yung pumapasok sa kanilang isipan. So, si Disappointed Son po ay isa po sa mga ganito na nagki-claim
na kung ano-ano. Nakita nyo naman po ang mga claims niya, di ba? Wala namang mga nangyayari. Oh, sabi niya, may pahayag daw siya na masamang ano mangyayari dito sa US, pero hindi daw po niya sasabihin hanggat ito daw po ay hindi mangyayari. So, pag nangyari na daw sa kanya niya sabihin, anong klaseng pahayag yan? What kind of revelation is that? What kind of prophecy is that? Does it make sense? My God! So, kayo po, gising-gising, ha? Mga Pilipino, gising-gising, wala po tayong magpaluko. At sa mga ano po, nagsasabi sa akin na I am going against the, you know, the powerful man and influential man at ano daw, dapat daw ako ay mag-iisip. Salamat po sa inyong concern. But it is not time to be quiet anymore. Guys, if we see something, say something. Tapos na po yung panahon na tayo ay quiet, na tayo ay parang ano, bulag, bingi. No, because kung patuloy po natin gagawin yan, wala pong mangyayari sa ating bansa, walang mangyayari sa ating buhay. We have to stand up and take our life back. We have to be responsible with our own actions and our mind. You know, you guys, no, enough. Enough, tama na. You know, we have to take our life back and be free from this madness. You know, tama na. Huwag na tayong matakot. Dahil lahat tayo ay mamamatay, you know. He believe will also die one of these days. But I'm hoping and I'm praying that he will have a long life. You know, sa ano, sa federal prison. Para naman talagang ano niya, masulit niya yung kanyang mga ginagawa. You know? Imagine guys, imagine. Bata, 11 years old, 10 years old, nire-rape? Hindi naman daw yan rape. Ano daw yan? Spiritual offering. Imagine. Tapos, meron pa yung ano. Imagine yung isang Ukrainian na may ano, may kapansanan. Ha? May kapansanan. Hindi marunong magsalita. Hindi nakakapagsalita. Hindi nakakapag-intindi ng Tagalog, ng English. Binaboy talaga niya ng husto. My gosh, I cannot elaborate because I cannot comprehend na magagawa ng isang tao yan, na isang normal na taong ginawa niya doon. Grabe, it's heartbreaking. So guys, wake up. Huwag na tayong mag-bystander. You know, kung meron tayong mga nakikitang mga mali, dapat natin ipunain. You know, baguhin naman natin yung ating ano, yung ating tawag nito, kadena. Putulin naman natin yung cycle of life para maiba naman. Isipin natin yung next generation. Everything that we are going to leave behind ay magiging resources yan ng ating mga next generation. Kaya sana naman po ngayong parating na ang bagong taon, sana naman po ay baguhin na rin natin ang ating mga perception. Magkaroon po tayo ng panibagong pag-iisip, panibagong pananaw sa buhay, na magiging ano, responsible tayo sa ating mga actions, you know, and we held other people accountable with their actions also, lalo na yung mga ano, mga namumuno sa ating bansa. Karamihan po sa kanila, mga leaders natin, mga lalaki, walang mga bayag. Basta lagyan mo ng pera yung mga bibig nila, nawawala yung mga bayag nila kasi binibenta nila pati bayag nila. Ganon dyan sa atin. Nakakaawa. Kaya sana tayong mga Pilipino, gumising naman tayo, the power is within us. Huwag na po nating ibigay yung ating power. Dahil kung ibigay po natin ang ating power, magiging pag-aari po tayo ng mga yan. Huwag na po natin ibenta ang ating mga kaluluwa sa mga yan. Kasi hindi po sila mapagkatiwalaan. We have to take ownership of our life, of our future. So salamat po sa lahat. So ngayon po, papangalanan ko po, katulad ng aking ipinangako sa inyo, na papangalanan ko yung ilan sa mga spiritual wives ni ano, ni Kibuloy, na may pag-aari po ng ilang mga properties dyan sa kingdom. Hindi ko po mapangalanan lahat because some of them are not together in the you know, sa case. Magpapatuloy pa po yung investigation ngayon sa ibang mga spiritual wives. So ang papangalanan ko po ay si Tessie Dandan tsaka si Inging Salinas.
si Felina Salinas. Bakit ko po nasabi yan? Dahil nung ako po ay pastoral, ako po ay nagmamasal sa kanila. Silang dalawa po ay tinanong ako kung ako daw po ba ay virgin nung time na yun. Ilang taon pa naman po ako, 15 years old ako nung pumasok. Siguro nung time na yun, nung ako ay minamassage ko po sila, I was 17 years old, 16 to 17 years old. Magkaisa po ang tanong nila, kung ako daw po ba ay virgin. Nung sinabi ko naman po na wala akong karanasan at that time, doon na po yung nag-umpisa nung pinapapasok-pasok ako doon sa kwarto ni appointed son. Tapos marami na akong restrictions, bawal na akong makipaghalubilo sa ibang mga workers, bawal akong makipaghalubilo o makipagsalita, sa Tagalog, sa Bisaya pa, bawal na akong makiisuri ang mga lalaki, I wasn't allowed to even talk to anybody the opposite sex or even anyone who were not pastorals. So ang allowed lang po sa akin na kausapin ko at magiging kaibigan ko yung mga pastoral lang po. Pero nung time na po yun, hindi ko po sila sinunod. So I never followed them, kaya ako po ay naalis doon. Yun po ang saving grace ko, na hindi po ako naging biktima ni Tibuloy sa mga alay-alay na yan, dahil po sa aking katigasan ng ulo. And I'm so proud of that. I am so proud of having that personality. I have my own mind and I believe what I believe. And when I see something, it creates a question in my mind. I ask, and if you don't give me the right answer, if you give me an answer that doesn't satisfy me, I will dig into it. And that's not going away until yung tanong ko ay masagot. So ako po ay nagpapasalamat dahil yan po ang binigay sa akin ng Panginoon na personality. Ang mga properties po ng kingdom ay nakapangalan po sa iba't ibang mga spiritual wives ni disappointed son. Marami po ang mga properties na nakapangalan sa mga dandan. Hindi lang kay Tessie Dandan, kundi sa ibang mga pamilya niya. At doon po din po kay Salinas. Hindi lang kay Felina Salinas, kundi sa mga sa pamilya niya na andyan sa loob. So, pero karamihan po sa mga malalaking properties ay nakapangalan sa isa pang apelyido. Marami pong maraming mga apelyido na nakapangalan individually yung mga properties ng kingdom. Lalo na ngayon na ganito ang nangyayari, bago po nangyari itong investigation po, nilipat na po nila sa kanilang iba't ibang mga pangalan po individually. So kayo pong mga members, workers na many years you offered your life, your belief into this monster kingdom. Sana naman po kayo ay magising. At kung gusto niyo pong suriin ang aking mga sinasabi, imbestigahan po ninyo yung ownership po ng kingdom properties, kung sino po ang mga may pag-aari. So, salamat po sa lahat. Abangan nyo po ang susunod kong video. Marami pa po tayong mga pasabog, lalo na po ang bagong taon ay parating na. Yung mga pasabog po natin ay hindi nagbabago, dahil marami po sila na we need to hold them accountable. So sa susunod po ay yung mga ginawa naman po nila sa mga lalaking workers. Marami pong mga lalaking workers na nilagyan po ng siling labuyo yung kanilang ari, yung kanilang mata, yung buo nilang katawan, at sila po ay talagang tinorture ng hindi basta-basta. So sa susunod po na video ay tatalakayin po natin yan para sila po ay maimbestigahan doon sa Pilipinas. Kasi itong mga workers na to, nag-aantay lang na maalis yan makuha yan si disappointed son at harapin kami dito. Pag siya po ay naharap na dito sa amin, yung mga ministers dyan na very abusive, I feel sorry for you. Kasi yung mga workers na inaboso nyo noon,
They are just waiting for the right time. So abang-abang po tayo ha, kasi hindi na lang po ako nag-iisa dito, dumadami po tayo. We are millions now. Yung mga workers na matagal nang lumabas at yung mga bagong lumabas ay kasama ko po sila sa laban na ito. Hindi po sila nagsasalita but they are behind me. So salamat po sa lahat sa mga sumusuporta po sa amin. Patuloy po nating ipaglaban ang tama para we can hold each other accountable. Yung malalo na yung mga ano, yung mga salarin dyan, yung may mga atraso sa bawat isa. Hindi na po tayo papayag na tayo po ay apak-apakan. You know? Hindi na po tayo papayag. We are better than that now. So, ngayon po, gusto ko lang po kayong i-greet ng Merry Christmas sa lahat. At darating na po ang bagong taon. Sana po kayo po, tayo pong lahat ay magiging safe sa pag-celebrate ng bagong taon ng ating holidays. So, thank you so much po sa pag-support ninyo sa akin, sa aking laban na to, at sa aming laban po. Salamat din po sa mga suporta ninyo financially sa pagtulong po. This coming few days po ay makakasama ko po ang ilan sa mga biktima ni ano ni disappointed son at tayo po ay patuloy na tutulong sa kanila. So sa iba naman po na sumusuporta sa akin sa iba't ibang panig ng mundo, kung kayo po ay nangangailangan ng pagkakitaan, extra income or extra hustle na legal at may sustainability po, provided po yung training nito. Ako po ay isang business owner, isang digital business owner, and I hope that you will visit me in my website sa www.arlinrocks.com at registered lang po ang inyong email address at doon po ipapadala ang link for the free webinar. At pagkatapos po niyan, you can make a decision whether to be part of the business and become a business owner or not. So, salamat po sa lahat. Again, I love you guys and I hope God will bless us for this.